Grabe yung smile, no? Hello guys, good afternoon. Good afternoon po sa inyong lahat, guys. And welcome to Buhay sa Dubai Live. So ito, guys, ilang tulog na lang. Teka, when will be the Eid holiday will start ba? Is it on, ano pa? Do you have idea? Exact date ng Eid holiday? I think 26. Ay, 26 onwards. Oh. Ito, guys, also sa lahat po ng ano, no, nakakalungkot lang isipin kasi that I shared one video bago po yung holiday, okay? Bago po itong holiday na to. Mentioning that lahat po ng mga kababayan natin na gusto pong mag-exit is dapat talaga mag-exit pa. Parang I'm giving you parang 2 days allowance pa sa video na yan para talaga maihabol natin ang mga pag-exit. So, fortunately for some, ayun po. Ako naman, I'm happy to know na lahat ng mga exiters ko from A to A, from airport to airport, ay nakauwi naman sila ng maayos. Medyo may little delay lang. Kaya yun. So, ang importante is nakabalik naman sila ng maayos. And that's important. Hello, of course, sa ating mga viewers. Ayan, sabi ni Sir Erickson. Ayun, good thing, no? Our Vice President ng Phil Club is watching us, guys. So, sabi po niya, it will be on 25 to 27 ang Eid holiday dito po sa UAE. Kaya guys, sa lahat po ng mga kababayan po natin na mag-exit, okay? Again, please po. It's either, kasi ngayon close po ang Oman border, okay? Wala po mag-exit ng Oman for the whole week. So, ang resume po nila will be on July 3. So, ibig sabihin po, guys, since halos 1 week po na walang exit, okay, to Oman, wala na pong exit ng A to A, bibihira lang nakapag-exit ng Armenia, ibig sabihin po, please guys, do book your exit na po kagad as early as now. Kasi for sure, magpupunuan yan eh. Kasi diba, isang linggo, imagine, buong linggo, wala pong exit sa Oman. Kaya my friendly reminder to everyone, please guys, magpabook na po kayo ngayon ng mga exit nyo, okay? Kasi, especially for us kasi we have 2 hotel na tie up namin for our Oman. So, we have kasi yung mas magandang hotel na konti. Okay? We have the Taj Al Arab. Which is yun kasi sila, medyo strict sila. So, talagang capacity lang ng bus nila kapag puno yan, imumove na next day kagad yung schedule ng exit mo. So, if you are leaving or if you are exiting on your last day, eh, make sure guys to book it now. Okay? Para po sigurado. Okay, kasi guys, ayoko po kasi maranasan nyo yung mga naranasan ng ilang mga kababayan natin, it's because of hindi sila na-inform, okay, of these mga upcoming holidays, yung schedule ng mga exit, pagpunta ng exit. Eh guys, napapagastos sila. I have some client, like kahapon, ang laki na ng gagastos niya because he need to stay in Oman for more than 7 days. So magkano yung times 50 na kagad yun? So ano pa lang yun, hotel stay pa lang niya. Food pa niya doon. So yun yung problema. Lalo na yung, di ba kadalasan, I know guys that most of my followers or most of our kababayan talaga is always na pag malapit na talaga ang expiration ng mga visa nyo, mga existing visa nyo, eh talagang gipit na talaga sa budget. Kaya po guys, as early as possible po, i-book nyo na po ang taon ito, ang ticket nyo or ang exit nyo para po hindi na po kayo magbayad ng overstay. Okay guys, FYI po sa lahat ha, sa lahat po ng mga mag-o-overstay in case man na hindi talaga magawa ng paraan na mag-overstay ka. For those who are from cancellation guys, your first day is 200 dirhams and succeeding days po is 25 dirhams. So swerte yung from cancellation, kahit paano, 25 dirhams lang per day yung kanyang 1 week holiday na yon. But, big warning po sa mga naka-tourist visa, guys, sobrang bigat po niya. Your first day is 300 dirhams. Succeeding days po is 100 dirhams na siya. So imagine if this is like 8 days. So 700 plus 300, 1,000 na kagad penalty pa lang. Okay? And hello kay Yang Tamayo, Eid Mubarak. Hello, kumusta ang Pilipinas? And of course, sabi naman ni hello kay Jess Mulostro, kay Trek Pot. Ayan, si Sir Erickson Reyes, guys, our Vice President of Field Club. Sabi, informative and thank you for the reminders. Ayan, thank you also, Sir Erickson. And hope to see you soon sa mga event dyan sa Field Club or sa Philippine Consulate, especially sa Philippine Consulate.
Kasi nagkaroon na yata tayo ng series of events dyan. Unfortunately, hindi ako available. Kasi Friday lang talaga ako po pwede. Pero ito guys, no, please guys, always visit, right? Yung philclub.com. Tama ba ako? I have to check that. Kasi po, in every Filipino community announcement po, doon po nila pinupost, okay? Let me check. Yes, philclub. FILCLUB.com. So, ito guys, para po sa mga kababayan po natin na nandi, especially dito po sa UAE, always visit guys ang website po ng philclub. Kasi guys, dyan po sila nag-update, of course, ng mga upcoming events, ng mga announcements, ng mga anything guys that is, alam natin na informative for all Filipinos na nandito po sa United Arab Emirates. So, yun lang. Don't worry guys, if I saw something very important talaga, I'm always checking naman yung website and I will share it in all of my social media pages. Okay? And next, hello kay Beng Simon. Kuya, mas mabilis po ba maghanap ng work pag mismo nandyan ka na sa Dubai? Kaysa nandito ka po sa Pinas. Salamat po. Okay guys, medyo matinding discussion yan. Una muna guys, I am not encouraging everyone to come here as tourist visa at visit visa na maghanap ng work. Okay? I am not encouraging everyone. Reasons is because risky po yun. At especially kung wala kang budget, okay, wala ka talagang pera, you don't have enough money with you, tapos inutang mo lang yung perang gagamitin mo, I will not recommend to do that. Pero guys, if you have, of course, relatives here, immediate family, I can say, okay, go ahead. Kasi po, kapag nandito ka, what if mo, walang ka man ng trabaho, o hindi ka makahanap ng trabaho, etc., etc., eh nandito ang nanay mo at tatay mo na sasalo sa'yo. Pero kung nandito ka, dahil wala lang, wala kang kakilala or friends lang, minsan guys, pagdating sa pera, eh, kaliwali po ang friendship pagdating sa pera. Lalo na't ang friend mo na inaasahan mo dito, eh, wala rin pera. Kaya I'm not really recommending that. But to answer your question is like this. That's true, kasi guys, unfortunately, most of employers dito po sa UAE, eh, talagang they hire staff who are already here in Dubai. Reason? Kasi beneficial sa kanila yun eh. Mas less ang gastos nila. Unlike kumuha sila from outside. Marami silang babayaran. So that's the reason. And the advantage of you na nandito na sa UAE is, of course, makakapamili ka na nang a-applyan mo. Diba? But, kung wala ka talagang kamag-anak dito, it is always, guys, a very good idea to look for an employment agency in the Philippines, apply for a job na alam mong qualified ka, and come here in Dubai. Kasi po, ang kagandahan nun, sure na may trabaho ka. Second is, mas less po ang gastos niya. Kasi kumbaga, you are not, parang hindi ka na, kumbaga hindi mo, you're not putting your budget at risk yet. Diba? Okay. So next, hello kay Raymart Labrador. Good job. Good info. Sabi ni Raymart Labrador. Thank you so much. And also, sabi po ni Kim Poy, hey, Mr. Tariq Farik is here, guys, the CEO, of course, the owner of Kuruti Discount Card. Okay, guys, I will share one experience I have. We went to, with my colleague, we went to Max Restaurant. We had our, of course, super gutom na kasi kami for a dinner. And we use our card, oh my goodness, it's really, guys, it's really a 20% discount. So, Jollibee Satwa is actually just beside our office. So, if we buy something para sa amin, lagi kami may libreng tawag ito, Sunday. So, that's how you will benefit if you are a member of Kuruti Card. So, visit guys kurutikard.uae for more info on how you can avail and enjoy a discounted life, of course, using your Kuruti Card. You got a chance to win a car and, of course, a chance to win free ticket to Philippines, di ba? Yan ang kagandahan, kaya thank you so much, sir, and welcome back to UAE. Hope to see you soon. Also, sabi po ni Rosaline Ranola, hi, Sir Junie. Hello, Mar of Butter and Corn. And Katrina, sa 25 daw ang Eve. Okay, and hello, Buhay sa Dubai. And of course, guys, kasama sa Wallis, Sunday to Tuesday. Ay, kasi backward yung pagbabasa ko ng comments. And anyway guys, since we are talking here about yung holidays, tomorrow pala, oh anyway, I would like to say thank you so much ngayon,
I'm gonna say this online. Thank you so much again to Filipino Times Award. Okay. Sininit. Well, thank you so much, of course, to Filipino Times Award for another chance na manominate ako as... No, I think this is not the second chance. The first nomination last year kasi was Media Personality of the Year. So now they created a new category which I truly belong, which is the new Media Personality of the Year. So I wish na sana this time manalo na ako. No. Ako kasi guys, ganito, I don't mind... of course, it's an extra credit, diba? An honor if I won. If I will win pala, not past tense. If I will win, it's because, siyempre, parang that's a recognition, a validation that what you're doing is right. Okay? Pero sa akin kasi guys, I'm always saying this. Nasabi ko, para lang maisama ka sa mga nominees, ma-shortlist ka, that's already an honor. Na ibig sabihin, you're doing something good. And just keep doing it, no matter what ang magiging result ng award, sa awards night. Okay? So, again, thank you so much, Filipino Times, for the nomination for this year. New Media Personality of the Year. Hello, of course, sa aking idol, walang iba kundi si ang Tom Jones ng, tama ba to? Yung Tom Jones ng Dubai? Si Kuya Leo Manalak, Brad, barista. Meron ka ba alam ng hiring? Barista, I think parang wala, but ang huling nalaman ko kasi na more on F&B position ang hiring is sa Dusit Tani. Just go down guys in my post, scroll down ka na ng konti, I shared yung shinare po ni Miss Vagelyn Federico. John Patrick, sabi Sir Juni, ang tagal nang apply ko sa Diva Salon, baka may alam ka na maghanap ng barbero or hairstylist sa Dubai. Okay, hi John! Finally, ayun, na-announce kita online. Sa ngayon, wala pa akong alam, but if ever I know somewhere, and isi-share natin yan online. Hello kay Arnel Hasigan. Hello po, Sir Juni. Hey guys, Arnel guys is the leading star of Year After Movie. Tama ba ako? Ayan, so abangan nyo po yan. Yung nga lang, I'm actually scheduled sana na interviewin sila, the director, plus yung cast, para po, parang sort of like a teaser for our kababayan sa para maintindihan na ano yung movie is all about, bakit, why do they need to watch it, yung tipong ganun. So, ay guys, or just click guys yung Facebook page ni Arnel Parena Hasigan to check out some of the posts po about yung nung upcoming movie nila. Okay, hello, please message me kung meron. Alright, and also guys, what else? Basa muna tayo ng iba. Kay JR Bumediano Villapando, Kuya, salamat po ulit sa pagbayad ng visa ko. God bless ulit, Kuya. Ano? Nagbayad ba ako ng visa mo? Nagbayad ako, hindi ko alam. Okay. Baka mali lang basa ko. Kuya, ayun. Sir Juni, pabati naman, sabi ni John Patrick. Ayun, pasensya guys, balik na ang pagbabasa natin. Hello kay Juni, sabi ni Mabel Harjulin Ramos. Okay guys, so ulitin po natin ano, again, just a recap. Alam mo guys, na marami po sa mga kababayan natin in the Philippines are just waiting for this Ramadan na matapos. Okay, and all of you are scheduled para pumunta dito sa Dubai and look for a job. Okay, yan yung totoo because I know that. I receive a lot of messages. And actually guys, that's actually true. Mas maganda po talaga kasi na pag, if you're really planning to apply a job dito sa UAE or specifically sa Dubai, is talagang after Ramadan. The reason is because, of course, most of the bosses, mga malalaking tao sa kumpanya kasi, is on vacation. Okay? Or, nagfa-fasting sila. So, mas maiksi yung working hours. And most of the big companies, kinukuha nila ang Ramadan para magpapakasyon sa mga staffs nila. So, walang hiring. Okay? But I'm not saying na wala. Kasi there are some na nag-apply naman itong Ramadan. May mga nakuha naman silang trabaho. Kaya good luck sa mga lahat pa ng mga pupunta rito. And of course, guys, I am here, guys. I'll be personally assisting you guys in all of your inquiries. If you're really planning to come here, I'll be assisting you po when it comes to your profile, okay? Qualified ka bang pumunta dito? Or your sponsor is qualified ba para mag-sponsor sa'yo? What are the requirements that you need to supply? Okay? Kasi guys, especially now, no, since wala na po ang Dubai, yung ordinary na Dubai 90 days visa, so, mas mapapamahal po tayo if you're planning to come here with 90 days visa. It's because
What we are offering right now lang na available po is a medyo affordable ng konti, ang charge of visa, which is 90 days. The difference lang guys is ganito, may age restriction po ito. For female, tandaan po natin guys, for female 30 years old and below, kailangan po meron kayong guarantor sa visa application nyo na immediate family nyo. Again, that should be your mother, father, brother, sister, asawa, anak. Immediate family lang. So away from that, first cousins, bayaw, mga ganun kasing category is not allowed. So kapag ganun po yung scenario nyo is, you are 30 years old and below na female, at gusto mo talagang kumuha ng 90 days visa, tiga lang. At gusto mo talagang kumuha ng 90 days visa, we can recommend you guys a very special visa from Dubai. This is called a private leisure visa. Pero this one guys is a little expensive. Visa pa lang is already cost 1,800. So, pero at least there's still ways, di ba? May paraan pa rin na you can still come here with 90 days visa. Okay guys, just an FYI, since we're talking about visa po kasi, please guys, remember po, lagi po natin itong, lagi tayo magtatalo dito eh. May nakalagay po kasing date guys, once you receive your visas, may nakalagay po dyan ng date, okay, ng validity date sa inyong mga visa. Hindi po ibig sabihin yan po ang expiration ng visa mo. Okay, na ibig sabihin na kuya, ilang araw na lang hindi na ako pwede pumunta sa Dubai. I'll explain that. Again. So, ito po, let's explain. Alam ko baliktad to sa screen natin, ano? Ayan, so nakalagay dito yung date and valid date. Remember guys, yung date na nakalagay dito, na valid until, yan po ay ang validity to use yung visa from the Philippines or from wherever you are bago ka pumasok ng ng UAE, I mean. For example, from the Philippines, kinuhanan ka ng mother mo, pinadala ka ng visa. So, ibig sabihin, until sa date na yan, pwede mong gamitin ang visa mo papasok ng Dubai. Okay? Hindi ibig sabihin, na kung anong date na lang yan, pagdating mo dito, eh, pag-iir nyo na yung date na yan, tapos na siya, no. Let's say, if your family, eh, kung kinuhanan kayo ng 30 days visa, ang counting po, guys, ng visa, ng valid stay nyo sa UAE is on the day of your arrival sa UAE, sa stamp mo. Pagpasok mo ng UAE, that's the day 1 until 30 days. Kasi nga, naka 30 days visa ka. So, kung 90 days visa ka naman, so magka-count kayo ng 90 days. Not exact na 3 months. Kasi siyempre, di ba may 31? So, mas importante po that you have to count on days. Kasi nga, ang visa lang po na available po sa UAE is 30 days visa and 90 days visa. Okay, pero guys, a little warning lang. I would suggest, okay, na huwag mo namang paabutin yung last day mo mismo dun sa visa mo na yun bago ka umalis sa Pilipinas. I would recommend na at least a week before ng expiration nun, ipumunta ka na dito. Di ba? Okay, so let's continue reading guys some of your comments. Sabi po ni John Patrick, para apply na lang ako dyan. So Johnny, paano ba makakuha ng sariling visit visa sa Dubai? Okay John, the answer is kailangan meron kang immediate family dito muna. Kasi hindi ka pwedeng pumunta sa Dubai nang wala kang affidavit of support from Philippine Consulate. Kasi kapag wala ka nang ma-offload ka. Okay? And sabi ni Matt, asan na siya? Sabi ni Matt Greg Speed, Zoon, may opening ba tayo dyan? Ano bang opening na alam ko ngayon? Tapos na kasi yung assistant teacher na pinost ko noon eh. Okay, as of now, wala pa akong alam na opening. Pero just, don't forget guys to follow me na lang po on my public post para po if ever na may ma-post ako, at least yun, makita nyo kagad. Okay? And, sabi ni Arnel, thank you po Sir Juni, we will contact you tomorrow. Salamat po ulit. OFW movie. Ayun. So yun yung abangan nyo guys, sabi po ni Arnel. And sabi naman ni, okay, basa na tayo sa glass. Kati, kamot. Hello, Sir Juni. And from Christian John Vesmonte, Lieto, Sir Juni, sa akin na nag-resign ako sa work ko, tapos pag natapos ko yung grace period ko at kukuha ng 3 months visa, makakakuha ba ako? Of course. So you're saying, Christian, I don't know if you end your contract or terminated ka or resign, whatever is that, ganito yun, check your cancellation letter. Nakasulat dyan sa note, somewhere nasa gitna siya, may nakalagay na note na if you are
valid to stay until when? Kung ano nakalagay na pecha dyan, hanggang dyan ka lang allowed na magstay pa sa UAE. Kaya if I were you, better to exit bago sa date na yan and apply a new visa again. From us. From me. Okay? Okay. And who else? Yun lang. O, wala na. O, tama na to. Okay. So, pabati naman sabi ni Arvin Galvez. Sir, pabati naman dyan. Hi, Arvin! Kumusta na? Ayun, si Arvin po ay nandito na siya sa UAE. And medyo matagal kami nag-message, but we haven't seen each other yet. Sana magkita tayo soon, ha? Okay, so, balik po tayo sa ating ano, no, sa... Ano nga pala, maisisingit po ako sa lahat, guys. Mark, Jerome, McCoy, Ocampo. Okay. Sir Juni, about sa leisure visa, paano po kung qualified ka sa... Kasa hindi nanidang sponsor, makakalusot ka pa rin po ba sa Philippine Immigration? Okay, Jerome. Ganito yun. Guys, always remember po na magkaibang storya ang visa tsaka affidavit of support. Yung sa visa po kasi, eh may mga requirements ng kasi talaga itong Sharjah visa. Okay? So, iba po yung visa. Kahit nakakuha ka ng visa mo dito, it doesn't mean na automatic makakalusot ka agad sa Philippine Immigration Officers natin. Because ang hahanapin po ng Philippine Immigration Officers natin is, of course, your visa and your affidavit of support. Okay? Kapag wala kang affidavit of support, kasi sino nga ba ang qualified lang na mag-avail ng affidavit of support? Kapag, guys, kamag-anak nyo po, okay, immediate family nyo, first cousins, up to first cousin, bayaw, pwede, ano pa ba, kapatid ng nanay mo, tita, hanggang ganon, mga ganong level. Or if you're not sure about this, just let me know po. Okay, hello kay Aldrick Arviso. Hi, Kuya Juni. Hi, Sir Juni, I'm home. Salamat po ulit. Ayun, yung mga... Ayan, Aldrick, yan. Thank you so much. Kasi si Aldrick, siya yung kahuli-huling naging client ko na lumabas ng airport. Kaya medyo kinakabahan ako kanina, but then I talked to our supplier and they guarantee naman na walang problema sa application. So, ako, I'm very positive na walang magiging problema. Ayun, so, nasa na tayo? Sabi po ni Lara Araha, sabi niya, hi Idol Gopito, miss you so much. Ay, kumusta na Lara? Long time no chat. And thank you Sir Juni, napakalaking tulong sa akin sir, sabi ni Christian. Sabi naman ni Rainbing Balanoyos, good afternoon po Sir Juni from Taiwan. Pabati po, miss Sir Juni sa akin po dito sa Taiwan. Thanks po. Hello guys sa mga kababayan natin dyan sa Taiwan, ang nakakatuwa na di ba parang my channel is Buhay sa Dubai. But then guys, my viewers are from... Ano, this is normal. Ano? This is what? Yeah, this is normal. Oo, kasi ano naman siya, lalaki siya, matanda, may edad na siya. So, no need for, thank you. Mahalang tikit niya kasi he's from Hong Kong. Okay, so nasa na ba ako? Ayun, so from Taiwan, kaya nakakatuwa na diba dami kong viewers from Middle East, from US, Toronto, Canada, California, Taiwan, Malaysia. Kaya ano, nakakatuwa lang, kasi guys, alam mo sa akin, kaya nga, that's the reason why most of my vlogs, I shared OFW tips and mga payos, not only just for Filipinos dito sa UAE or sa Dubai. So minsan, for general target, yung mga vlogs, yung mga tips na sinishare ko. Kaya, thank you so much for watching guys, kahit wala kayo dito sa UAE. Okay, hello Kai, Angelica Lopez, and sino pa? Shoutout Sir Juni, sabi ni Regner Abad Sabrana. Hello, long time no... Actually, di pa pala tayo nagkita. Kumusta naman ang Abu Dhabi? And also, sabi ni... Ayun. Ano pa? I think that's it, no? And then guys, singin ko lang po guys, sa lahat po ng mga... Okay guys, sa lahat po ng mga nagbabalak po na kunyari, ano ba sasabihin ko, no? Soon kasi guys, I'll be opening my online business. Abangan niyo po yan. This is perfect for those who are laging in trouble when it comes to giving gift. Di ba? Misan di mo alam paano, anong regalo kayo bibigay ko? So, abangan niyo po yan. It will be the ideliverme.com or ideliverme. Yan, so, we have some suggestions on mga gift na nandoon and then yung price range or yung budget na meron ka. So, abangan niyo po yun. Okay? So,
Again, and meron pa ba akong nalampasan before I say goodbye? Kasi sumingit lang po tayo. Okay guys, before I say goodbye, of course, I would like to share guys one inspirational message to everyone. Guys, abangan niyo po guys sa July 7, Friday treat. Iyon yung aming pong first episode ng mga Filipino vloggers dito sa UAE. Okay, and the inspirational message is, hope is powerful because our greatest hope is Jesus. Ano ko baliktad? Sorry. Pero hindi guys, totoo yun, ano, na it is very important pa rin na you have to be still positive po sa buhay natin, whatever problem man meron tayo. Kasi kapag ikaw na mismo hindi na naniniwala, eh parang wala na pong pag-asang, di ba, mabigyan ng solusyon ang problema na meron tayo sa buhay. Kaya nga sabi na, do not lose your hope, guys. It's because if you are losing your hope, it means you don't trust Jesus anymore. Di ba po? So I think that's all for today, guys. And enjoy your long weekend, everyone. Mag-ingat po kayong lahat. And ito, guys, marami akong gagawin tomorrow. Saan ba ako pupunta? Oh God, hindi matutuloy yung shooting. So tomorrow, I'll be the orientation ng Filipino Times. In the afternoon, I have a business meeting with one company na i-acquire namin. We will bring it here in UAE. Abangan nyo po yun. Pinakamasarap na burger yan. And then, sa gabi, magpo-photoshoot kami ng product na namin doon sa business na gagawin ko. So, maraming pala akong gagawin. And hello, Kai! Ayan, habol tayo na lang greetings. Hello, Kai Marilo Garabeles! Sino pa? Tisosi, hello, happy kong weekend. Happy long weekend. Ayan, and of course, sino pa? Sabi mo ni John Patrick, ingat po kayo palagi at always pray. And Zuni, pabati po ulit sa family ko sa Bicol Sur, Sugon City. Thanks po. And that's all, guys. Okay, so thank you again, guys, for watching, of course, Buhay sa Dubai Live. Sumingit lang po talaga tayo. Ito, guys, ha. Hello, Jessica. Ayan. Hi from Qatar, sabi ni Iko Alan. And who else? Ayan, okay. So guys, this is my message guys to everyone, and I would always like to say this sana, you know, in most of my videos, that always be a blessing guys to others. Napakaraming way how can we be a blessing to others po. Kasi minsan it is always good that sometimes you are sharing our blessings din to others. It's because alam niyo po ba minsan, isingit ko lang to. This is how I understand God's work to our life. God sometimes is, let's say, if we pray, okay, if we pray po kasi, and God is using some of His sons and daughters, God touches their hearts, okay, to provide what you pray. Ganun kasi yun, kaya nga dapat talaga, if we feel like we are sharing or giving or becoming a blessing to others, it's like we are, parang sinusunod natin ang ating, kumbaga ginagawa natin ang ating obligasyon bilang isang mabuting Kristiyano. Kaya yun lang guys. Bye! God bless everyone! Ciao! See you soon!